Ganitong kalalaking baka ang alaga niya. Ngayon ay may 32 heads na alagang baka. Yung iba mga nasa pinapaiwi o pinapaalagaan sa iba. So gano'n na po kayo katagal nag-aalaga po ng baka? May 6 years na. 6 years na? Sa ganito pong klase, magkano po ang puhunan nyo? Pwede pong malaman kung anong mga tinitingnan nyo sa mga gusto nyong baka o yung balak nyo talagang alaga ang baka. Subok na talaga yung mga baka. Madami na daw talagang nabuntis na inahin na baka to. Kung sakaling may interesado pong magpalahi sa inyo ng baka, ano pong pwedeng kontakin? Contact number po. Oo, number po. Ano pong contact number nyo, kuya? Tapos nabanggit din po sa akin ni Tonton, minsan may mga may ilap din. Ano pong diskarte sa ganun? Ano po yung mapapayo nyo dun sa mga balak po magsimula ng pag-aalaga ng baka? Magandang araw po! Nandito ulit ako sa Gustavo Itiri na matatagpuan sa Diversion Road, Barangay Lalingchaong, Quezon, para naman ma-interview yung mismong may-ari ng mga malalaking baka dito. So ito na si Kuya Alex po, no? Gano'n nga po kamahal yung pinakamahal yung naibentang baka? 182,000 pesos. Yun na yung pinakamahal kong narinig na presyo ng baka. Sa ganito pong klase, magkano po ang puhunan nyo? Ito, malaki ko na ito pagili kasi ginawa kong ganador. Ah, ginawa nyo pong pang ganador. Bili ko dito 149,000 pesos. Grabe. Mga ilang buwan nyo na pong alaga ito? 6 na buwan ng alaga. Dun sa paggamit nyo pong ganador sa kanya, magkano pong kinita nyo na? Mga sariling baka. Ah, sariling alaga din. Mga paiwi ko. Ito yung parang ginawa nyo pampalahi dun sa magiging anak po. Dahil alam kong hindi nyo din masyadong naririnig yung boses ni Kuya Alex, dahil malayo pala yung pwesto ko, at dahil na din sa tahol o batok ng aso sa likod, hayaan yung ibuod ko o isummarize yung napag-uusapan namin. Ang puhunan niya daw sa bakang ito ay 149,000 pesos. 149,000 pesos ang pagkabili niya sa bakang ito. Ibig sabihin, sa presyong iyon ay hindi pa kasama yung mga pagkain na binibili niya para sa bakang ito. Sa ngayon ay 6 na buwan niya na itong alaga. Sa loob ng panahon na iyon, ay ginagamit niya itong ganador o tagapagbuntis sa iba pa niyang alagang inahing baka. Paano po nagsimula yung pag-aalaga niya ng mga ganitong klaseng baka? Hilig din. Ah, hilig din po. Tatay kong dati pa ako. Oh, kalimitan, minamana talaga yun po. Tatay kong mahilig na dyan. Namamana talaga sa magulang yung hilig. So, gano'n na po kayo katagal nag-aalaga po ng baka? Six years na. Paiwi, ibig sabihin, pinapaalagaan dun sa ibang tao yung, pero sa inyo po ang puhunan. Paano po ang diskarte dun? Halimbawa po, tumubo ng 20,000 sa loob ng 6 na buwan. Bubunutin, halimbawa, puhunan nyo, 60. Kung masobra dun, pag-aatihan nyo. Kung ang puhunan ni Kuya ay 60,000, nabili ng 80,000, sa 20,000, hati sila nung nag-aalaga. Tig 10,000 pesos sila. Ang gandang negosyo nito. Kumikita na si Kuya Alex, nakakatulong pa sa ibang tao. Madami ako paiwi, inahin. Puro kalimitan, inahin po ang paiwi nyo. Tapos nabanggit din po sa akin ni Tonton, minsan may mga may ilap din. Ano pong diskarte sa ganun? Kailangan may gulungan ng ganito pag mailap. Yun, para sa mga baguhan pa lang. Okay, mga wife. Kailangan may gulungan talaga para doon mo sa mapapakamo. Kukulong dapat talaga po dito. Pag daw mailap yung baka, kasi hindi talaga may iwasan, may mga may ilap talagang mabibiling baka. Kalimitan daw yung mga galing rancho, yun daw yung may ilap. So dapat daw may kulungan ganito para dito ka magpapakilala. Ano po? Dito mo siya bibigyan ng pagkain, mga damo, tapos maganda din na laging hinahawakan. Ano po?
Mga usually mga ilang buwan niyo po inaalagaan yung mga bakang binibili niyo? Ay, kung po, may pagkamitan niyo. Mabilis lumaki. Wala pang isang taon na benta. Dun sa pinakamabilis niyo po, mga ilang buwan? 6-8 ganyan. 6-8. Pero malalaki mo na rin bili yun. Apo. Bili mo ng mga 70,000. Mga patabain talaga po. Magulang na. Yung payat na magulang tapos kayo na po magpapataba. Bilis lang yun. Pero lang, malaki-laki yung pumuno. Oo nga po. Dun sa 6 months, 8 months, magkano pong kinita nyo dun? Ay, isa na sabi ko, pagka hindi pare-pareho, kung mabilis lumaki, meron, nakita ng trend sa akin, no? 30,000 sa loob ng isang, ay, 6 na buwan. Oo, pagka mabilis lumaki, huwag lang magkakasakit. Iwasan, ang iniiwasan din talaga dito ay sakit talaga. Sakit ang kalaban eh. Yun yung nagpapabagal talaga sa pagtaba ng baka. Ito, 99. 99 daw ang puhunan ni kuya dito. Malapit na ito sa 150. Estimate nyo, mabibili talaga ito ng 150. Oh, malapit na sa 150 yan. Mga ilang taon po yung ganyang baka? Estimate nyo po. Siguro ito, mayroon na ito. Baka may 3 years na ito. 3 years. Pwedeng-pwede pang gamitin pang ganador. Magkano po ngayon ang bayad sa baba? Yung pagpapasampa ng ganitong baka. Lalo na't ganitong lahi. Ito, 2,500. 2,500 pesos po ang isang sampa po yun. Ano po yung isang sampa lang o pwedeng umulit? Pagka hindi nabuti, yun ang maganda. Yung secured talaga yung 2,500 mo. Ano po? Hanggat hindi nabubuntis yung inyong inahin, eh, pwede nyong ulitin yung pagpababa dito sa mga bakang ito. Di minsan may mga dumadayo pa po dito. Ito, yung mga madami na baba nito, mga bakang Candelaria. Galing pang Candelaria, dito talaga nagpapababa kay kuya. Mga buntis na. Subok na talaga yung mga baka. Madami na daw talagang nabuntis na inahin na baka to. Kung sakaling may interesado pong ano, magpalahi sa inyo ng baka, ano pong pwedeng kontakin? Contact number po. Oo, number po. Ano pong contact number nyo kuya? 0909 0910 85 37. So ayun yung contact number ni, hanapin nyo lang Kuya Alex Katapang lang sa ano, Gustavo Eatery. Kayo din po may-ari ng Gustavo Eatery, di ba? Yung bili daw ni Kuya Alex dito sa bakang to, 99,000 pesos. Ilang buwan na po itong alaga, kuya? 8 months na po. Makikita natin, oh, kita na ang tubo dito. May pag... Parang lamang to sa pagka-Indo Brazil, ano po? Yung ganitong klaseng baka. Nabanggit po ni Ma'am Annalisa na kayo pong pumipili talaga ng mga baka. Pwede pong malaman kung anong mga tinitingnan nyo sa mga gusto nyong baka o yung balak nyo talagang alaga ang baka. Yung matataas. Matangkad. Oo, malalaki yung mga paa. Yun, yung mga ganitong klase, oh. Malalaki, matataba po ang buto. Yung mga lumalaki sa dyan. Mataas tsaka mala. Pagdating sa mukha, ganun, tenga. Ayan, saringan, tenga, lahi yan. So, kasama sa lahi. Yung lahi ng baka. Isa din daw sa tinitingnan ni Kuya Alex ay yung ngipin. Sa ngipin naman, kapag may bungi na, yun yung magulang na. Yung tinatawag na pag may bukas na. Pag may bukas na, mga ilang taon po yung ganun, kuya? Pag may bukas na dalawa, around 2 years ganun. Mas maganda talaga mabili yung kumpleto talaga, ano po? Yun ang siguradong batang baka. Yung ganitong klase, Brahman, no? Kung pag sa Brahman, kita mo yung ulo po, ano, sa mukha. Makikita talaga. Tingitsura talaga ng Brahman. Tsaka ang tenga niya, makapal, ano po, malaki. Kumpara dun sa Indo Brazil na mahaba na parang manipis po, ano?
Brahman ang lahi ng ganito. Tapos ito yung Indo Brazil. Kasi madami nagbebenta, Brahman daw yung kanila, Indo Brazil. Pero itong legit talaga na lahi. Indo Brazil. Tuwing tanghali po, nagpapaligo talaga kayo ng baka. Pampapresko, no po. Kumbaga dapat hindi din stress yung ating mga alaga. Pag hindi stress ang baka, mas mabilis lumaki to, tsaka tumaba. Ah, mahalakas kumain po. Na tanong ko na to kay ani, kay Tonton. Ano pong mga pakain nyo? Cattle pig, tapos trigo. Meron pang ano, yung giniling na mahe. Grower. Bale, yung giniling na mais saka yung grower, ibinababad po muna, no? So, tapos kapag ilalagay na dito sa mga pakay ng to, isasali na din po dito yung mga cattle feed saka trigo. Pagsasama-samahin na dito. Kung gusto nyong mapanood yung proseso ng pagtitimpla ng pagkain ng mga baka dito, pwede nyong mapanood yun sa part 1. Ilalagay ko yung link sa description nitong video. Sa ganitong bahay po, magkano po ang nagastos nyo? Medyo matagal na po ba? scrap din. Tips ni Kuya Alex, mas magandang sa junk shop talaga bumili. Basta siguraduhin nyo lang na hindi ganun kakalawang yung mga bakal para tatagal. Kasi itong ginamit niya dito galing lang daw sa junk shop. So ang laki ng minura ng kulungang ito dahil sa ganun diskarte. Ilang taon nyo na po itong ginagamit? 2 taon na po. Bali mga ilan po lahat-lahat ang mga alaga nyo kasama po yung paiwi. 32 heads ng baka. Karamihan doon inahin yung nasa paiwi po. Pero yung mga ganitong klase, si Kuya Alex na nag-aalaga talaga. Itong mga hybrid kung tawagin. Brahman, Indo Brazil. Last na po kuya. Ano po yung mapapayo nyo dun sa mga balak po magsimula ng pag-aalaga ng baka? Ang plano nyo ay ano, yung hindi agad pambenta, doon na kayo sa malalaki. Mag-umpisa ka lang, doon malaki na. Kasi merong gusto lang magbaka, hindi naman niya naiintindihan na mabibili naman niya Tagalog. O 2 taon na, ako, bagyan pa lumaki. 2 taon na yung baka at magulang na, maliit pa. Sayang lang yung panahon. Tama. Kung sabi ni Kuya Alex, kung balak nyo matagal kayo mag-aalaga ng baka, kung hindi naman kayo nagmamadali, doon na kayo sa malaki talaga na baka. Mag-invest kayo doon sa magandang quality. Yun. Ano po? Kasi ganun din naman ang pag-alaga mo. Ganun sayang din ang hirap. Panahon, Kasi mga Tagalog na baka, 2 taon. Pagyapan lumaki. Sayang. Sayang lang yung panahon mo. Makikita natin sa diskarte nyo. Ganitong kalalaking bakang alaga niya. Ngayon ay may 32 heads na alagang baka. Yung iba mga nasa pinapaiwi o pinapaalagaan sa iba. Last na po kuya. Ano po yung mapapayo nyo dun sa mga balak po magsimula ng pag-aalaga ng baka? Ang plano nyo ay ano, yung hindi agad pambenta, doon na kayo sa malalaki. Mag-umpisa ka lang, doon malaki na. Kasi merong gusto lang magbaka, hindi naman niya naiintindihan na mabibili naman niya Tagalog. O 2 taon na, ako, bagyan pa lumaki. 2 taon na yung baka at magulang na, maliit pa. Sayang lang yung panahon. Tama.
Kung sabi ni Kuya Alex, kung balak nyo matagal kayo mag-aalaga ng baka, kung hindi naman kayo nagmamadali, eh dun na kayo sa malaki talaga na baka. Mag-invest kayo dun sa magandang quality. Yun. Ano po? Kasi ganun din naman ang pag-alaga mo. Ganun din ang hirap. Oo. Yung mga Tagalog na baka, dalawang taon, mag-iapan lumaki. Oo. Sayang. Sayang lang yung panahon mo. So, ayun yung payo ni Kuya. Mag-invest sa mga quality na baka. Makikita natin sa diskarte niya o ganitong kalalahing bakang alaga niya. Ngayon ay may 32 heads na alagang baka. Yung iba mga nasa pinapaiwi o pinapaalagaan sa iba. Kaya pwede niyo pong i-promote yung kantin niyo. Kung sakaling may gustong sumilip sa inyong baka, eh pwede din silang kumain sa kantin niyo po. Oo, pwede po kayong kumain. Lumalaw dito sa Octavo Eatery. Ito lang po sa Lalit Chowng Quezon. Iba't ibang putahe. Putaheng Pinoy. Oo, po dyan. Marami tayong bibili yung pagkain dyan. Maraming salamat po sa panonood. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito, mag-subscribe ka na kung interesado ka sa mga ganitong klaseng content. At kung nagustuhan mo itong video, huwag mo sanang kalimutang pindutin yung like button sa baba at i-share itong video na to sa mga kaibigan mo. Salamat! God bless po sa ating lahat and happy farming!